Yan, so yan guys. Oh, andito na naman tayo sa bukid. Ayan, hangin pot yan nung ulan at yan, nung init din sa amin. Parang ang sarap magluto ng baked bangus overload sa cheese. Ah, pagkasarap. Tara, luto tayo ng baked bangus overload sa cheese. Sa aring binili natin sa palengke kaninang bangus. Gagawin po nating baked bangus overload sa cheese. Ah, sarap. Bali yan po ay akin ang pinatanggal ng ano ng tinik sa palengke kanina dahil hindi po ba ako marunong magtanggal. Kaya pinatanggal po natin para tayo mabilis magluto. Yan. Hugasan din po natin ating ating ilalagay. May kamatis, saka po lara. Nalaking kamatis po. Kulang pula. Ito lang pong hugasan. Yun guys, bali, andito na naman tayo sa bukid. Yan, bali ngayon na ulit tayo nakapag-video dahil tayo ay may ginawa ng mga nakaraang araw at saka galing po ako Cavite. Yan, tayo po yung magluluto ng bangus, baked bangus overload cheese. Yan, kung napapansin nyo po, ako ay may balde. Dahil dito po sa aming bukid ay walang oven at saka oven at saka walang kuryente. Ay gagawa po tayo ng DIY. Mamaya tutulong ko sa inyo. Yan, bali, ipapakita. Ipapalong ko sa inyo yung ingredients natin. Yan, kamatis, lara, at saka gagawa tayo ng spicy yung ating baked bangus. Yan, meron tayong sibuyas bawang. Namura na po ang ating sibuyas. At saka cheese, at saka butter. At saka meron din tayong asin tuloy, paminta, at saka asin. Yan, kailangan din po natin ng oil. Yan, bali, pinaghiwalay ko po yung ating bangus dahil isa po nalagyan natin ng spicy at yung isa ay normal lang. Yan, bali, ang unang kong gagawin po ay lalagyan natin ng asin. Yan, lagyan po natin ng asin. Kunti lang po. Lalagyan din naman natin yung ating mga pampalasa. Para lang po hindi siya mahampok. Anong po matawag sa inyo sa ano? Sa amin po ay mahampok. Yung po bang pag ginano yung kakati. Kaya nilagyan po natin agad ng asin. Yan. Lagyan din po natin yung isa. Gagawin na po tayo ng sibuyas. Yan, mas masarap po yung maraming sibuyas. Get-getin pa yung ating sibuyas. Sarap eh, maliit-liit ang yan, bali, nabalatan ko na po yung ating bawang. Lalagyan na po atin na pong hihiwain na maliliit kasi ang liit po nung sibuyas. Amin, paulan, painit, ay hindi maintindihan ang panahon. Kaya po, ayun, lakas lang hangin. Yan, sarap, kaso nga lang ay delikado, baka mamay mapagsakan ka ba ng liyog. Kung kayakas, yung dahon ng liyog. Maisahan ka eh.
atin pong hiwaan na rin lara. Yan. Tatanggalin lang po natin yung boto. Ayun ko na. Hirap. Tatanggalin lang po yung boto. Pwede po ito itanim. Kalay ko po sa isang didit. Kasi sa amin may natubo ng lara. Maghihiwain ng ganito paliliit. Pahaba muna. Pulang pula rin ating lara. Yan, ating pong hiwain naman ng ganda rin kaliliit. Para po kasi lalaki ng ating bawang at saka sibuyas. Pulay, may berde, may pula. Yan, ang colorful. Tapos yung ating kamatas ay pulang pula din. Kapagkasarap. Yan, gagayatin din po natin ito ng ganito, pahaba-haba. Bali, tinanggal lang ko po yan ng buto. Atin din pong gagayat ng ganito kaliliit. Gaganya kasi lalaki na rin mga ating ginayat. Ating kamatis. Yung hangin po din eh. Parang may bagyo pero wala naman po. Yung sarap na mananghali sa tanghali. Nakakantok na buhay. Sarap. Tapos may kape. Pinapay. Okay, gagayatin na po natin na rin ating sili. Pari pa aking se-separate muna, hindi ko ihahalo dun sa aking mga ginayat dahil yung isa lang po ang lalagyan natin ng sili. Tatapin ko lang. Yan, bale, okay na po yung ating mga ginayat. Sibuyas, bawang, lara at saka kamatis. Bale, nakalimutan ko sabihin sa inyo ay lalagyan natin siya ng mayonnaise. Yan, sa ating pong paghahalo-haloin na. Sarap. Lagyan natin ating mayonnaise. Lagyan din po natin ng paminta at ano, chili. Yan, ating pong hal talaga na natin ang paminta. Sarap. Pwede na po rin pang panamang kanapay. Ay, kasi lalagyan natin ng burger patty. Sarap. Nilalagyan din po natin ng kunting asin dahil lalagyan na po natin yung isda ng asin. Kaya kunti lang. Ay, makas na naman ang ulan. Diyos ko po. Ulan init po din sa akin. Sasabayan pa ng malakas na hangin. Nako. Ay, nako. Lumuha na naman ng langit. Heartbroken ata. Yan, atin na pong ilalagay ari, oh. Yung ating pang-topping. Sos talagyan natin ng maraming cheese. Overload. Sarap na naman. Ganun na naman. Atin lang pong lalagyan ng toppings. Kita kang palaman. Ano pong mahilig dyan ng taba ng bangus. Yung pag sa sinigang o kaysa prito, inuunan ko nila yung taba. Wala nang taba yun dahil pang laman. Yan, bali lalagyan na po yung natin yung haring bangus na nilagyan natin ng palaman sa boil. Eh, meron din po ako na rin ganari. Kasi talagay po natin na rin boil. Yan. Tapos po lalagyan natin ng butter. Talagang gagawin ko po din sa butter, ikukusos lang natin sa gilid-gilid. Yan.
para mas luminam-lum yung ating bangus, bake, nakapit. Overload cheese. Cheese overload. Yan, ano lang po natin, kalat lang natin. Yan, balalagyan na po natin yung ating bangus din eh. Tapos lalagyan natin ng cheese. Yan, sakto-sakto lang po. Sa ating i-bake na. Yan, bali ang gagawin po natin din sa ating gagawin oven. Bubutasan natin ng tatlo. Yan. Para po may singawan. Tapos po, ngayon nilagyan natin ng buhangin sa loob. Alam po yung kinuha nila ko doon sa nakaraang pa doon sa ilog. Ating gagamitin buhangin para hindi masunog yung ating lulutuin. Para ito yung sumasalo sa init. Atin lang pong aayusin. Bala ko pinagbabaga na din eh. Atin lang pong pipipiin. Tapos ating papainit doon bago natin isalang yung ating isda. Lang pong pipipiin. Ayan, bali pinaano ko na po yung ating improvised na oven. Papainitin lang po natin yung kasasalo natin yung isda. Ayan, bali binabaan ko po yung ating ano, ating pinagpapatungan oh, para mas suminit agad. Yan po na, usok na oh. Bali, yan bali okay na po yung ating improvised na oven oh. Lalagyan na po natin sa loob. Medyo alalay lang po tayo sa apoy. Yan bali, hindi ko muna po inilagyan ng cheese. Mamaya-maya na po malalagyan din ng cheese para hindi masyadong masunog. Natin po tatakpan. Bali, nilagyan ko rin po yan dito ng cooling sa ibabaw para mainit din yung ibabaw. Purot po ang nalagay ko at saka may konting cooling. Yan po, gumugulo na ang sarap. Lalagyan natin ng cheese maya maya. Bali, okay na po. Lalagyan na po natin ng cheese. Mga kulo-kulo na po. Nakikita niyo po ba? Cheese, cheese. Medyo mainit lang po. Pati yung mamelt. Masalagahan po natin. Yan, bali, hindi ko na po napakita sa inyo na tinanggal ko sa ating DIY oven yung ating baked bangus overload sa cheese. Ah, pagkasarap. Kita naman po ninyo. Overload sa cheese. Tara, tikman po natin. Lagyan natin ng cheese. Ito po yung spicy. Sarap. Diba? Sarap. I love it. Bowlers kami kanina. Ganun lang pala yun. Hindi pa rin yung bowlers sa bowlers. Nakain po. Nakain po. Cheese. Nakain po. Para may nakain. Para...
iba. Kinuha ko na pala yung mga radyo.